Nakatulog nang mapansing may papasok sa kanyang kwarto. Merong bumukas na pinto. Pagsilip niyang ganon, nakita niya yung lolo niya. Kitang-kita raw ng kanyang anak na pumasok ang kanyang lolo Rafael. Suot ang parehong damit noong mamatay ito. Lolo? Sabi niya, lolo? Tapos yung hahawakan daw yung paa niya, inano niya, inilag niya yung paa niya. Pero bago maglaho, nag-iwan si Rafael de las Alas ng mensahe. Na-setup ako. Kung ano man yung ginagawa ng mami mo, naiintindihan ko. Tapos bigla daw siyang nawala. Tinawag niya yung lola niya. Lola niya, gising ba ako? Gising ba ako? Ano ba ako? Nananaginip ba ako? Gising ba ako ngayon? Ito ang isang dahilan kung bakit nais ipagpatuloy ng pamilya de las Alas ang imbestigasyon, lalo't maraming tanong ang naiwan ng crime scene. Nakiusap din si Dina sa mga kasamahan ng kanyang ama sa kumpanya ni Leviste. Sana raw ay matulungan silang malutas ang kaso. Marami doon natulungan ng daddy ko. Marami doon na hindi naging masama ang daddy ko. Mahal nila ang daddy ko eh. Sana meron doon na magkalakas na loob. Maan Makapagal, Patrol ng Pilipino. Hindi naman nakipagtulungan ang kampo ni dating Batangas Governor Antonio Leviste sa re-investigation ng Justice Department sa kaso. Sari-saring butas naman ang nasilip ng DOJ sa panibagong investigasyon. Nagpapatrol si Mariton Pacheco. Sa simula pa lang, nagtalo na agad ang piskal ng DOJ at ang mga abogado ni dating Governor Antonio Leviste. Tutol ang kampo ni Leviste sa muling pag-iimbestiga ng DOJ sa ginawang pamamaril ng dating Batangas Governor sa tauhan niyang si Rafael de las Alas. And since we believe that this proceedings is clearly illegal and violative of the Constitution by the Marcos, I would like to make a record that we are not participating in this proceedings. We are sitting here only as observers, okay? Before you leave, I would just like to tell you... No, we're not leaving. We're watching. You're watching, okay. As observers. Let's. We cannot expect that this reinvestigation will result in anything less than the amendment of the information from homicide to murder. So why should we participate in an exercise, the conclusion to which we already know? Then that proceeding is a farce, a charade. Pero tinuloy pa rin ng piskal ang investigasyon. Ginisa ang mga taga Makati Police, Soko at PNP Crime Lab. Kulang daw kasi ang ginawang pangangalap ng ebidensya sa lugar ng krimen. Hinanakit ng pamilya de las Alas, minadali ang investigasyon. Gusto nilang gawing murder ang kaso laban kay Leviste, imbes na homicide lamang. Walang kinuwang nalip na fingerprint sa crime scene. Hindi in-alcohol breath test si Governor Leviste, drug test para pin-examination. This is normal standard operating procedure, lalo na ganyan na inaamin niya yung krimen. There were lots of pieces of vital evidence which were never even turned over. So we were wondering how the prosecutor of Makati could have filed the case for homicide without everything being within his hands at the time. Agad ding nagsagawa ng ocular sa LPL Tower sa Makati kung saan nangyari ang krimen. Nauwi din sa sigawan ang inspeksyon at agawan ng ebidensya. Ayaw sanang ibigay ng abogado ni Leviste ang silya kung saan natagpo ang patay si de las Alas, pati ang logbook ng mga bisita sa building na pilit namang ipinakuha ng piskal. We're all lawyers, we're legal officers, we're officers of the court. Saan naman umakto naman tayo ng gano'n? Then hinihingi ko sir, request lang eh. Hindi nga nagre-request nga kami kayo na tinatawag. Hindi sir, hindi sir. The point is, yung request nyo lang sir. Hindi na pwede ba? Sa hindi, masunod na lang sir. Hindi ba sir, dito na lang natin ni Sirok. So, I thought we're going to Sirok City. Ayaw kasing sumunod pa natin, nag-iskandalo pa kayo eh. Mariton Pacheco, Patrol ng Pilipino. Ang upuan kung saan binawian ng buhay si Rafael de las Alas ang isa sa mga ebidensyang kinuha ng prosekusyon, pero umalma rito ang kampo ng akusado. Gayon din ang kunin ng NBI ang logbook ng mga pumasok at lumabas sa LPL Towers noong January 12, araw ng krimen. Wala raw kasing sabina o court order na hawak ang DOJ at NBI. Well, this is definitely an abuse of authority. Pero ayon kay Senior State Prosecutor Emmanuel Velasco, kailangan ng mga ito sa kanilang reinvestigation. Kaya nakuha din nila ang mga ito bilang ebidensya nila. Nagkaroon tayo ng ano, yung talagang physical overview ng pinangyarihan para ma-conclude nga natin if there was compassible yung sinasabi na self-defense.
Titingnan natin. Or murder nga ba? Sa pagbalik ng DOJ, NBI at Makati Police sa LPL Towers, pinag-aralan nila ang crime scene. Nagsagawa ng reenactment. Nagpunta din si Dina Sanchez. Ito ang unang beses niyang marating ang lugar mula nang mapatay ang kanyang ama. Bigla ko naalala na yung mga araw na buhay siya, madalas ko siyang puntahan dito eh. Ayon kay Dina, kinuha raw ang cellphone ng ama ng isa sa mga abogado ni Leviste noong January 12. Walang sagot tungkol dito ang kampo ni Leviste. Bago pumunta sa crime scene, nagkaroon muna ng reinvestigation sa DOJ na tinutulan din ang kampo ni Leviste. Iaapil na pa raw nila sa Court of Appeals ang pagbasura ng Makati RTC Branch 150 sa hiling nilang pigilan ang reinvestigation. His boss, Secretary Gonzales, and even he himself have repeatedly stated that murder charges, not homicide, should be filed against my client. So, can we expect a different result? No, ang sinasabi lang naman natin, gusto nga natin malaman eh. Ang punto naman dito, ba't ayaw nilang mag-participate? Nagturuan naman ng mga pulis Makati ng sitahin ang prosekusyon tungkol sa umunay mga butas sa investigasyon. Ayon kay Velasco, hindi na-preserve ang crime scene. Walang kinuwang nalip na fingerprint sa crime scene. Hindi in-alcohol breath test si Governor Leviste, drug test para pin-examination. This is normal standard operating procedure. Paninindigan naman ng Makati Police, ginawa nila ang kanilang trabaho. Sa korte na lang daw magkaalaman. Ayon kay Senior State Prosecutor Velasco, halos tapos na ang reinvestigation. Malalaman sa resulta kung iaakyat ba sa murder o mananatiling homicide ang kaso ni Leviste. Mel? Maraming salamat, Lay Alves, nakatutok live mula sa Makati. Tinanggihan ng Catholic Bishops Conference ng Department of Justice sa kaso pagpatay laban kay dating Batangas Governor Jose Antonio Leviste. Pero ang muling pag-iinspeksyon sa crime scene, nauwi sa sagutan sa pagitan ng piskalya at ng depensa. Saksi si Lay Alves. Mga tanong na naghahanap pa ng kasagutan ang nagtulak sa DOJ at NBI na balikan ng LPL Tower sa Makati at ang maliit na opisinang naging piping saksi sa mga huling sandali ng buhay ni Rafael de las Alas. It's not final yet. Gilbert, I'm ordering Colonel Cruz. If Colonel Cruz will not obey, we will charge him. Colonel Cruz, seize the jail. It's an evidence. Kinuha ng posikusyon ng upuan kung saan natagpo ang patay si de las Alas. Umalma ang kampo ng akusado. Wala raw court order o sabi na nahawak ang prosekusyon. This is definitely an abuse of authority. Pero hindi rin nila napigilan ng pagkuha ng prosecutor sa upuan. Kailangan daw kasi ito sa reinvestigation. Ngayon kukunin mo lahat? O nasa na yung kopya namin? Sa kabila ha? Na isa pang pagtatalo, nakuha rin ng DOJ at NBI ang logbook ng LPL Towers na may entry noong January 12, ang araw ng krimen. Nakalista dito kung sino-sino ang pumasok at lumabas sa gusali. Pinag-aralan ng prosecution panel ang crime scene. Nagsagawa ng reenactment. Almost ganyan. Nagkaroon tayo ng talagang physical overview ng pinangyarihan para ma-conclude nga natin if there was kung possible yung sinasabi na self-defense. Tingnan natin. Or murder nga ba? Bago magtungo sa LPL Towers sa Makati ang investigating team, naghiring muna sa DOJ. Ito'y matapos ibasura ng Makati RTC Branch 150 ang motion for reconsideration ng kampo ni Leviste na layong pigilan ng reinvestigation. Ang akusado lang daw ang pwedeng humiling nito. Order! Wait! I will be free! Wait! I'll finish! Okay? Since you have denied our motion, a simple motion, to postpone this proceedings. This is a simple and motion, Panyero. And since we believe that this proceedings is clearly illegal and violative... Well, that's up to you, Panyero. That's up to you. I would like to make a record that we're not participating in this proceedings. That's up to you. Hihingi raw sila sa Court of Appeals ng paglilinaw tungkol sa utos na reinvestigation ng Korte. His boss, Secretary Gonzales, and even he himself have repeatedly stated that murder charges, not homicide, should be filed against my client. Ang sinasabi lang naman natin, gusto nga natin malaman eh. Ang punto naman dito, ba't ayaw nila mag-participate? Ginisa ng prosekusyon ng mga pulis Makati tungkol sa umunay mga butas sa investigasyon. Hindi raw na-preserve ng mga ito ang crime scene. May mga ebidensya rin daw na hindi nakuha. Tulad ng